Nandyan na sila! Dala nila ang mga baril! Sumuko na kayo! Napapaligiran na namin kayo! Malakas na sigaw ni Milo. Hindi ako susuko! Babawiin ko ang teritoryo namin! Malakas na sigaw pabalik ng kalaban ito. Ah, ganun ba? Eh, labanan na natin to! Bang, 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 bang! Malakas na sigaw ni Milo at saka lumabas sa lungga. Itinutok niya ang baril sa kalaban na siya namang natumba nang matamaan ng bala. Patay! Natutuwang sambit ni Milo na makita nitong nalaglag sa sahig. Kami ang nagwagi! Kami ang panalo sa labang ito! Malakas na sambit nito habang nakataas ang dalawang kamay. Milo, gabi na! Ang lakas pa ng boses mo! Baka magising yung kapitbahay natin, oh! Saway ni Luna sa anak habang dala sa kanyang tagiliran ang batsa na puno ng mga damit. Mama! I killed him na po, oh! Look! Patay na si Junjun! Natutuwang sambit ng anak. Napailing na lang tuloy siya. Oo na, sabi mo eh. Pero hinaan mo yung boses mo at baka makabulahaw pa tayo ng... Ayan na! Naging zombie na siya! Magtago tayo, Mama! May virus si Junjun! Mag-i-evolve siya dahil sa sakit niya! Tila ba'y natataranta ang bata na nagtago sa likuran niya? Aha! Nataranta naman si Luna dahil malalaglag na ang dala niya. Milo! Abay bata na to eh! Napailing na lang siya nang tumakbo na ito papunta sa kwarto nito. Inahabol naman ito ng kalaro. Narinig niya pa ang malakas na tili at hiyaw ng anak. Marahil ay dahil naabutan siya ng zombie na kalaro nito. Napailing na lang tuloy siya at saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Ay, mga bata nga naman. Sambit niya na lamang sa sarili, saka ipinagpatuloy ang pagsasampay. Habang ginagawa ito ay narinig niya ang malakas na tunog ng cellphone niya. Sino naman kaya itong napatawag sa akin? Tanong niya sa sarili. Hello? Miss Luna Vergara? Yes po, ma'am. This is from CHK Corporation. I'm Sarah Fernandez, Head of HR Department. Upon reviewing your application, you qualified as an employee of our company. Sambit ng isang babae sa kabilang linya. Nabitawan tuloy ni Luna ang hawak na hanger, saka napahigpit ang hawak sa telepono. Talaga po? Wait, hindi po ba ito? Totoo po ito, ma'am. Isa po kayo sa mga aplikanteng pumasa and we will send the complete process for your onboarding. Putol nito sa kanya. Hanggang sa mamatay na ang tawag ay hindi pa rin makapaniwala si Luna. May trabaho na siya. Ilang buwan na rin kasi siyang nag-a-apply pero palagi siyang bagsak sa interview. Kinabukasan ay ganado siyang nagising para asikasuhin ang anak. Mama, kailangan ko po bang pumasok ngayon? Wala naman po kasi kaming ginagawa sa school eh. Sambit ng anak sa kanya. Milo, kailangan pa ba nating pagtalunan to? Estudyante ka, kaya syempre dapat pumasok ka sa school. Ani nito sa kanya. Napasimangot naman tuloy ito. Hep hep hep! Ano na naman yung dala mo? Huwag ka muna nga sabi magdadala ng board, diba? Gusto mo ba magalit ulit si teacher? Tanong niya dito habang pinagbabalaan na tinitigan ng anak. Pero mama, ang boring po kasi sa school. Maglalaro lang po kami ni Junjun mamaya ng chess habang nasa school. Napabuntong hininga na lang si Luna, saka lumapit sa anak at kinuha ang chessboard nito. Hay nako, akin na nga yan anak. Mamaya i-confiscate pa yan ng teacher mo eh. Napasimango tuloy ang bata dahil dito. Kahit kailan talaga, adik na ata ang anak niya sa chess. Hindi nga niya alam kung saan ito natuto. Nagulat na lamang siya dahil isang araw ay naglalaro na ito. Hindi nga naiintindihan ni Luna kung paano maglaro nito. Nang matapos na niya itong ihatid, ay agad na rin siyang sumakay ng Grab papunta sa kumpanya na pagtatrabahuan niya. Napangiti siya ng malawak dahil dito. Sa wakas, patutupad na rin ang pangarap mo, Luna. Ito na ang umpisa ng pag-aho natin sa hirap. Positibong sambit niya sa sarili. Isang single mom si Luna. Sa edad na 27, mag-isa niyang pinalaki ang pinakabibo at pinakamatalino na anak niyang si Milo. 6 na taong gulang na ito at hindi man niya sabihin ay sobrang proud sa dito. Edad 4 pa lang kasi ay kapansin-pansin na ang ibang talino ng batang ito. Idagdag pa na napakabibo at napakasigla ng batang ito. Hello miss, saan po yung lobby? No applicant po ba kayo na nakapasa? Tanong ng nasa front desk. Yes po. Pasok lang po kayo dyan, ma'am. Makikita niyo po yung babae sa next desk.
Doon po kayo magtanong. Nakangiting sagot nito. Sinunod naman ni Luna. Inikot niya ang paningin sa kabuuan ng building. Ang laki. Nakakalula. Pakiramdam niya isang imposibleng bagay ang magtrabaho sa ganitong kumpanya. Samantala, inihatid naman siya ng isang babae sa kanyang magiging opisina. Ang trabaho mo lang naman ay mag-relay ng schedule ni Sir Caleb. Don't worry, nandyan pa naman yung secretary niya habang tinitrain ka pa lang. Sambit nito sa kanya. Nang umalis na ang babae, ay inayos na niya ang sariling silid. Napakunot ang noon niya. Nasa loob din kasi ng silid ng CEO ang silid nila ng dalawang sekretary. May harang lang kaya naman hindi rin niya makita ang nasa loob. Nag-umpisa na sa paglilinis si Luna. Marahil ay dahil nakagawian na niyang paglilinis sa bahay nila ay kinarir na niyang pagwawalis. Ano ba yan? Wala bang naglilinis dito? Ang alikabok ko. Reklamo niya habang panay sa pagwawalis. Nagtali na rin siya ng buhok para mas madali sa kanya ang pagkilos. Hala, ang kapal ng dumi. Diyos ko, mukhang mas malala pa to sa kwarto ni Milo. Sambit niya sa sarili tsaka napatingin sa desk ng sekretarya. Pero mukhang table ko lang talaga yung madumi. Debale na, at least may sarili akong table. Positibong sambit niya. Ilang saglit pa siyang naglinis hanggang sa namawis na siya sa lahat-lahat ng paglilinis. Dahil sa sobrang abala sa paglilinis ay hindi na niya napansin ang pagbukas ng pinto. Itong basahang to, dapat dito ay pinapagpag. Natigilan siya dahil nang saktong ipapagpag na niyang basahan ay sumakto ito sa mukha ng isang lalaki. Oops! Maging ang lalaki ay natigilan at tila ba'y nagpipigil ng galit dahil dito. Sorry po sir, hindi ko po kayo napansin. Sambit niya dito. Don't you have any manners, miss? And another thing, what are you doing inside my office? Sekretarya ko lang ang dapat maaaring pumasok dito. Matapang nasambit ng lalaki. Biglang bumukas ang pinto kaya di agad nakasagot si Luna. About the X and Y company, sir, we have another... Napahinto ito nang makita sila at nang basahan na hawak ng lalaki. Agad namang napayuko si Luna dahil dito. So sorry po sir, hindi ko po sinasadya. Paumanhin po. Naglilinis lang po ako dito eh. Di ko po alam na. Get out. Malamig na sambit ng lalaki at agad nang nagpatuloy sa paglalakad. Maging ang sekretarya ay natigilan. Ngunit agad ding sumunod sa utos nito. Laglag balikat si Luna na umuwi at sinundo ang anak niya. Hindi niya alam na ganun lang kabilis mawawala ang saya na nararamdaman niya kaninang umaga. Napasabunot tuloy siya ng ulo. Mama, huwag niyo po saktan yung sarili niyo. Hindi mo naman po kasalanan na napagpagan niyo po yung mukha niya eh. Di niyo naman po sinasadya. Pigil sa kanya ng anak. Pero anak. Mama, hinawakan ni Milo ang pisngi niya. Sigurado po ako na marami pang trabaho dyan kung sakaling mawalan po kayo ng trabaho doon. Isa pa, kawalan po nila na tanggalin ka. Kaya sigurado ako manghihinayang sila kapag aalis ka. Nakangiting sambit ng anak. Natawa tuloy siya sa mga narinig mula rito. Hinawakan niyang pisngi ng anak. Salamat anak. Nakangiting sambit niya dito tsaka niyakap ang anak. You're welcome mama. Basta po. Huwag niyo po sisisihin ang sarili niyo. Mahal ko po kayo, ma. Nakangiting sambit nito sa kanya. Sa katunayan ay ito rin ang dahilan kung bakit kung minsan ay nahihiwagaan siya sa anak. Mataas ang IQ at EQ nito. Kaya naman kung papakinggan nito minsan ay para bang mas matanda pa ito sa kanya. Natutuwa tuloy siya dahil kahit papaano ay nababawasan ng sakit na nararamdaman niya. Po? Talaga po? Hindi makapaniwalang sambit ni Luna. Yes, Ma'am Luna. But this time, please be careful. Nagkataon lang din po kasi na nag-resign yung sekretarya ng manager namin. At wala na pong oras para maghanap pa ng bago. Sagot ng nasa kabilang linya. Napatalo naman si Luna dahil sa tuwa. Naku! Salamat po! Don't worry po. Mag-iingat na po ako sa ngayon. Maraming maraming salamat po talaga. Nang maibaba na niya ang tawag ay nagkatinginan sila ng anak at agad na napatalo ng sabay. Anak, hindi nawalan si mami ng trabaho! Malakas na sambit niya dito. Yay! Masaya po ako para sa inyo, mama! Tuwang-tuwa rin na sambit ng anak. Yes,
And this time, mag-iingat na si Mama. Ikaw ba? Ano mong gusto mong ulam ngayon? Treat kita dahil ikaw ang lucky charm sa akin. Nakangising sambit niya sa anak tsaka tinusok ang tungki ng ilong nito. Okay na sa akin Mama kahit ano. Basta balanced diet. May carbohydrates, may protein at fruits for vitamin C and plenty of water. Natawa tuloy siya dito tsaka kinarga ang anak. Naku anak, ang laki mo na nga. Ang hirap mo nang buhatin. Kiniliti niya ito tsaka sila nagtawanan. Kinabukasan ay nagumpisa na rin sa pagpasok sa opisina si Luna. Noong una ay na-overwhelm siya dahil sa sobrang dami ng pinapagawa ng manager nito sa kanya. Kailangan ko yan mamaya, ayusin mo. Ipepresent ko yan kay Sir Caleb. Malakas na sambit nito sa kanya. Yes po sir. Mabilis na sagot niya dito. Napatingin siya sa kanyang telepono. Alas 5 na ng hapon at paniguradong nasa bahay na niya ang anak. Tinawagan niya ito ng saglit para kumustahin, saka muling bumalik sa pagtatrabaho. Naku, Miss Luna, nandito ka pa rin ba? Aba, overtime na yan eh, kumento ng isang kasamahan niya nang mapadaan ito sa kanya. Ah, oo, tatapusin ko lang to dahil kailangan daw ito bukas ni Sir Leo eh, sagot niya dito. Ay naku, yan na naman si Panot. Pinapahirapan na naman ang sekretary niya. Kumento nito. Hindi, ayos lang. Nalaitin kasi ako kanina dahil hinatid ko pa yung anak ko. Sagot niya dito. Napakibit balikat na lamang ito tsaka iniwan siya. Ipinagpatuloy naman niya ang pagtatrabaho at halos alas 11 na siya nakalabas ng opisina. Nakakainis naman oh. Wala ba talagang dumada ang taxi dito sa ganitong mga oras? Wala pala akong load. Paano ako makakapag-book ng Grab nito? Mangiyak-ngiyak na tanong niya sa sarili. Nagtungo siya sa medyo madilim na parte para hubarin ang sandals niya. Medyo nananakit na rin kasi ang paa niya dahil dito. At sa hindi malamang dahilan na isang bote ang biglang tumama sa ulo niya. Aray! Ush! Kasabay ng pagsigaw niya ay ang pagmura ng isang lalaki. Agad siyang napatingin dito at nakita ang isang lalaki na gulat na nakatingin sa kanya. Mahahalata na hindi nito inasahan na may tao sa madilim na parting yun. Anong ginagawa mo dyan? Masungit na tanong sa kanya ng lalaki. Sir? Ah, never mind. It doesn't matter. Andiyan ka pala kasi basurahan yan. Sambit nito sa kanya at saka inilagay ang dalawang palad sa magkabilang bulsa. Napangisi pa ito bago tumalikod. Kahit hindi pa nagsasalita si Luna ay umakto na animoy walang nasaktan sa pagbato nito. Napangiwi naman si Luna. Aba, anong tingin niya sa akin, basurahan? Pasalamat siya at boss ko siya. Mataas pa naman sana ang respeto ko sa kanya. Pero sa asal niyang yun? Nakakabanas. Inis na sambit niya at akma na sanang ibabato ang sandal sa likod ng lalaki. Agad siyang natigil. Luna, akala ko ba'y magiging mabait na tayo? Tanong niya sa isipan. Sabi ko nga. Sagot din niya agad saka ibinaba ang sandals. Napakagat-labi na lang siya sa inis dito. Hanggang sa makauwi siya ng bahay ay naabutan niya pa ang anak na nanonood ng World Tournament sa chess. Sabado kasi bukas kaya naman malakas ang loob nito na magpuyat. Hindi niya napigilan ang ikwento sa anak ang nangyari habang kumakain sila. Makalipas ang ilang araw, naging mabuti naman ang kalagayan ni Luna sa trabaho. Medyo nasasanay na rin siya sa dami ng workloads. Pasado alas 11 na ng gabi nang makauwi na siya sa kanila. Dumaan pa kasi siya sa laundry shop para magbayad sa mga pinalabhan niya kaninang umaga. Milo! Tawag niya sa anak. Napatigil siya na makita ito na nakaupo sa upuan na mukhang inaantay siya. Nakayakap ito sa unan na mukhang hindi pa napigilan ang matulog dahil sa sobrang antok. Mapait siyang napangiti tsaka lumapit dito. Sorry anak ha, hindi na kita nakakausap nitong mga nakaraang araw. Pasensya na at busy si mama. Sambit niya dito at saka maingat na binuhat ang anak at dinala sa kama nila. Kinabukasan ay naglakas loob na siya na magtanong sa manager nila kung maaari niya bang dalhin ang anak sa trabaho. Kumpiyansa naman siya na mananahimik ito dahil matalino ang anak niya. Kahit na makulit ito ay marunong itong umunawa. Yeah, wala namang problema sa akin. May kasama rin namang anak yung sekretary ko dati. Pero babalaan na kita. Isang pangungulit lang ng anak mo ay papaalisin ko sa dito. Maliwanag ba? Matigas na sambit nito. Opo naman sir, pangako po. Hindi siya magkukulit.
Sadyang naaawa lang po ako dahil wala siyang kasama sa bahay. Baka po lumayo yung loob niya sa akin pag tumagal. Pagmamakaawa niya dito. Osha, bahala ka. Basta, tapusin mo ng maayos at pulido ang trabaho mo. Sambit nito sa kanya, tiniwan na siya. Hindi tuloy maiwasang matuwa ni Luna dahil dito. Milo, listen okay? Mag-work si Mama. Kaya I need you to behave. Naiintindihan mo naman si Mama, ba? Diba? Bukas na bukas ay isasama kita sa work. Pero I want you to stay still. You can just play beside me. Mama, hindi naman po ako ganun kabata para hindi ko po kayo maintindihan. Promise po, I'll behave. Manonood lang po ako ng tournament chess habang nasa tabi ng mesa niyo. Nakangiting sambit ng anak niya sa kanya. Thank you, anak. Worry lang kasi si Mama at baka makita ka kasi ng manager ko eh at mapag-initan ka kapag pasaway ka. Sambit niya dito. Ah, yung panot niyo pong manager? Shh, bad yan. Agad nasaway niya dito. Paano ba naman kasi ay minsan na itong nakita ng kanyang anak noon. At ang tanging naaalala lamang ng bata ay ang buhok nito. Natawa lang naman ng bata at saka tumabi sa ina. Basta anak ka, makikinig ka kay Mama. Saka yung kinukwento ko sa'yo na monster, naku, nakakatakot yun kapag pinagalitan ka. Pananakot niya dito. Yung monster daddy po na nambato sa inyo nung nakaraan? Inosente, natanong nito. Oo, yun nga. Nangangain yun ng bata, alam mo ba yun? Tapos yung mga mata nun, para kang lalamunin ng buhay, dagdag pa niya. Mama, ang OA niyo naman po mag-describe. Kung ganun po sa, edi sana di na po kayo nakauwi dito. Sambit nito sa kanya. Ikaw kasi, nag-aalala ako bukas eh. Hagbo na nga si Mama. Sambit niya dito at hinapit ang anak papalapit sa kanya. Ilang saglit lamang ay nakatulog na rin sila habang magkayakap sa isa't isa. Kinabukasan ay maagang nag-asikaso si Luna sa anak. Alas 9 kasi ay may meeting sila kasama ang manager. Kaya naman kailangang maaga siyang pumunta sa opisina. Luna, naihanda mo na ba yung gagamitin ko sa presentation? Tanong nito sa kanya pagkapasok na pagkapasok pa lang niya. Yes sir, nandito na po lahat sa folder. Sandali pang nakatingin ng manager sa batang nasa likuran niya na may dalang chess. Hindi naman na ito nag-aksaya pa ng oras at kinuha na ang folder sa kamay ni Luna. Sa kabilang banda naman ay napamulat ng mata si Caleb. Nang maramdaman ang tindi ng sikat ng araw na pumapasok sa balat niya. Good morning! Rinig niyang bungad na bati ng ina niya, nakakapasok lang sa kwarto. Mom, anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa ba dyan? Mahahalata ang gulat at kaunting irita sa boses nito. Abay, bakit ganyan ang tono mo, iho? Aba, pasalamat ka at pinupuntahan ka pa dito sa penthouse mo. Akala ko ba'y sasama ka sa amin ng daddy mo sa Paris ngayon? Tanong ng ina. Napabuntong hininga naman si Caleb saka tinanggal ang kumot sa katawan. I won't, Mom. I told you. Kung maghahanap lang naman ako ng mapapangasawa, dito na ako maghahanap sa Pinas. Bakit pa ako lilipad ng Paris? Tanong niya dito at nilampasan na ang ina palabas ng silid. Of course! Mas high-valued woman ang naroon, anak. Sino bang babae ang makikita mo dito sa Pinas? E pare-pareho lang naman silang lahat dito. Mom! Putol niya dito. Caleb! Saway naman ang ina niya sa kanya. Mahahalata ang tensyon sa dalawa. Christy, hayaan na lang kasi natin yung anak natin. Caleb, kumusta na ang business mo? Going good so far? Singit ng ama niya na nasa likuran na ngayon ng ina. Yes, Dad! Simpleng sagot niya. Mukhang totoo ngang napuyat ka ni Hill kagabi ah. Nakailang rounds ba kayo? Tanong nito sa kanya. Hindi ko na mabilang, Dad. Nakakabwisit niya. Nakatatlong panalo lang ako. Sagot niya dito. Natawa tuloy ang ama tsaka sa tinapik sa balikat. Haha, mas mabuti yan anak. Lumaban ka sa mas mahina sa'yo. Para tumaas ulit ang confidence mo. Pagkatapos nun, labanan mo ulit si Hill. Alam mo namang lumahok yun sa mga world tournament eh. Ano bang ine-expect mo? Mas lalo namang nagnitit si Caleb dito. Hindi sa makapaniwala na matatalo sa ni Hill ng ganun lang. Kamakailan kasi ay bumalik na ulit ang kagustuhan niya sa paglalaro ng chess.
Kahit na ilang taon siyang nahinto sa pagsasanay ay magaling pa rin naman siya. Ngunit hindi ito sapat para matalo ang pinsan na bihasa sa paglalaro ng chess. Kailangan kong bumalik sa momento. Masyadong mabigat ang epekto ni Hill sa akin kagabi. Kailangan kong makabawi. Sambit niya sa isipan. Nagpahanda na siya sa sekretary niya ng chessboard para kung sakaling wala siyang ginagawa ay makakapaglaro sa dito. Pagpasok niya sa loob ng opisina niya, isang bata ang nakita niya sa lapag habang hawak ang puwan at inaayos ang mga ito sa chessboard. Napakunot ang noon niya. "You!" Malakas na sigaw niya dito. Kitang-kita niya kung paano napapitlag ang bata dahil sa gulat. "What are you doing here? Bakit mo hawak yan?" Tanong niya dito at lumapit sa lalaki. "I saw your chessboard. It looks so nice and expensive. I'm sorry, sir, for using it without your permission." Sambit ng bata sa kanya, saka itinira ang isang horse. Napakunot noo siya na makitang mukhang naglalaro mag-isa ang bata. Bahagyasang lumebel dito nang makita ang bawat tira ng bata. Parehong kinakalaban ng bata ang sarili. Hindi niya maiwasang magulat dahil ngayon lamang siya nakakita ng bata na gumagawa ng ganito. "Do you play this all by yourself? Who are you playing with?" Sa pagkakataong ito ay medyo malumanay na ang boses niya. Napalingon-lingon pa siya ngunit wala siyang makita. "Yes, ako lang po mag-isa." Sagot nito. Muling ibinalik ni Caleb ang tingin sa chessboard at naisipan na siya ang lumaban sa bata. Napangiti siya sa loob-loob niya. "Tamang-tama. I can regain my self-confidence again kapag natalo kong batang to." Simpleng saad niya sa isipan. Nagpalitan sila ng mga tira ng batang kaharap. Aaminin niya na marunong ito kahit papano. Marunong din mag-checkmate. "Sakto. Sige, kainin mo yan. At kain ka sa akin ng lahi mo." Sambit niya sa isip-isip niya at saka napangiti ng palihim. "Kayo na po." Sambit ng bata sa kanya. Natulala si Caleb sa napagtanto. Ang akala niyang pagkakataon ay babalik pala sa kanya dahil may dahilan pala ang bata kung bakit nagpakain ito noong una. Bumubuo na pala ito ng pain sa kanya. Napakamot siya ng ulo at napasapo sa noo. "Checkmate! Panalo ako, kuya!" Sambit ng bata, saka napangisi sa kanya. Tumingin ito sa kanya na animoy basic lang ang nangyari. Napakunot ang noon niya dahil dito. "Ano? Hindi maaari! Isang bata! Isang hamak na bata ang kayang tumalo sa akin!" Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. "No, that can't be! You cheated, don't you? I know this kind of trick, kid. Wag ako!" Napatawa siya habang pilit na hinahanap ang pandarayang bata. Napa-cross arm naman ito. Mahahalata na nilalait siya sa paningin ng bata. "Do I look like I cheated to you, kuya?" "Nabasa ko lang po yung moves nyo. Yun lang po yun. Buti na lang at gumalaw po kayo sa parehong taktika na nasa isipan ko." Sambit nito sa kanya. Ibang-iba ang nilo na kaharap niya ngayon. Maski si Caleb ay magtataka kung sakaling kilala niya ang bata. Pagdating kasi sa paglalaro ng chess ay talagang lumalabas ang pagiging genius nito. "No, it can't be. Let's play another round." "Sir Caleb, darating po yung mga investors natin bukas." Napahinto sa pagsasalita ang sekretarya nito nang mapansin na may kasama ang lalaki sa silid nito. Maging si Luna na nasa likuran ng sekretarya ni Caleb ay natulala. "Milo?" Gulat na tanong niya at saka mabilis na pumunta sa tabi ng anak. Mahahalata ang taranta at kaba na makitang nagmamataas pang tingin ng anak sa amo. "Milo, anong ginagawa mo dito?" Sorry sir, hindi po sinasadya ng anak ko na pumasok sa silid niyo. Patawarin niyo po siya." Paumanhin agad ni Luna sa lalaki. Sa katunayan na hindi naman siya natatakot sa lalaki kaya siya mabilis na humingi ng paumanhin. Natatakot lang siya dahil baka mawalan siya ng trabaho kapag nagkataon. Ito pa naman ang matinong trabaho na nakita niya para maitaguyod ang anak. Hindi maaaring mawalan siya ng trabaho ngayon dahil dito. Nanatili namang nakatingin si Caleb sa board. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Dahan-dahan siyang napatingin sa bata na nakataas noo pa rin na nakatingin sa kanya. Sa tabi nito ay isang babae na bahagyang nakayuko. Pasimple niya itong sinilip ngunit hindi niya matanaw ang mukha ng babae. Halatang yumuyuko si Luna para hindi siya makilala ni Caleb. "Sir, sorry for that. Hindi ko po napansin na may nakapasok sa opisina niyo." Rinig niyang sambit ng kanyang sekretarya.
dahilan para magising sa realidad si Caleb. Tumayo na siya at tumalikod dito. Take that board, kid. I'll give that to you. We're not done yet. Sambit niya dito habang nakatalikod. Mabilis naman na kinuha ni Luna ang board at muling yumuko habang nakatalikod si Caleb. Thank you, sir. Hindi na po mauulit. Sorry for my son. Paghingi ng paumanhin ni Luna at agad na hinila si Milo palabas. Napatingin naman sa labas ng bintana si Caleb. Unbelievable. He's probably 6 or 7 years old. Yet, he beat me in chess. I really need to practice more. Kung sa bata pa lang na ito, hindi na ako mananalo. What more kay Hill kung kakalabanin ko? Sa isip-isip niya tsaka bumalik sa upuan niya. Sarah! Tawag niya sa sekretarya niya. Yes, sir. Mabilis na sagot nito. Buy me a chessboard. Hindi ko dala dito sa office yung board ko eh. Utos niya dito. Excuse me, sir. Napamaang pa ito sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Caleb. Ang mas importante sa kanya ngayon ay ang makapag-ensayo sa chess. Sa kabilang banda naman ay agad na hinila ni Luna ang anak sa dulong bahagi ng hallway. Milo, I told you diba na sa office ka lang? Bakit nandun ka sa office ni Sir Caleb? Tanong niya sa anak. Hinahanap ko po kasi yung CR eh. Akala ko po doon yun kasi medyo nakabukas. Pagpasok ko po ay may chessboard akong nakita. Kaya napapasok po ako. Sambit nito sa kanya. Anak, may chessboard ka naman na. Sagot niya dito. Oo nga po, mama. Pero tingnan niyo po. Mas bago po itong sa kanya. Mas maganda hawakan yung mga pawns. Hindi po katulad ng luma ko. Sagot nito sa kanya. Sandaling napahinto si Luna. 3 taon na kasi yung chessboard ng anak at dahil sa halos araw-araw na paglalaro, ay medyo luma na ang itsura nito. Napangiti siya dito. I understand you, anak. Pero sa susunod, huwag na huwag kang papasok bigla sa silid ng may silid, ah. Hindi mo ba kilalang nakalaban mo kanina? Napakunot noon naman ang bata. Sino po ba yun, mama? Yun yung monster na sinasabi ko sa'yo. Kaya mag-iingat ka, ah. Baka batuhin ka rin noon. Biro niya sa anak niya at saka ito hinapit ng yakap. Makalipas ang ilang araw ay sinasama pa rin ni Luna ang anak sa opisina. Ang alam niya ay tahimik lamang ito dahil agad din itong nakakabalik sa tuwing wala siya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Luna, napalihim itong tumatakas para pumunta sa opisina ni Caleb. Yay! It's my 6th twin! Masayang sambit ni Milo tsaka napasandal sa upuan. Habang si Caleb naman ay seryosong tinititigan ng board na inalisa ang dahilan ng kanyang pagkatalo. I got my wrong move here. I should have known better. Inis na sambit niya sa sarili. Tumayo naman na ang bata at umalis na sa inuupuan. Aalis na po ako, monster. I mean, Sir Caleb, baka magalit na naman si Mama kapag nalaman niya na nandito ako. Sambit nito at akma na sanang aalis. Ngunit agad naman itong pinigilan ng lalaki. Wait, one more game. I'll make sure to defeat you this time. Kumpiyansa na sambit niya dito. Napasimangot naman ang bata. Ilang beses mo nang sinasabi yan eh. Palagi ka namang talo, wala rin. Tila ba'y nagmamayabang na sambit ng bata sa kanya. Okay, just give me 10 minutes. Hirit pa ni Caleb ngunit hindi na sumunod ang bata. Okay, 5 minutes. Napailing ito sa kanya. Sa huli ay napabitaw na lamang si Caleb. Hindi naman kasi tama na pilitin niya ito kung ayaw nang maglaro. Isa pa ay pinagbabawalan din ito ng mama niya. Kaya naman naiintindihan ni Caleb kung bakit ganoon na lamang kadeterminado ang bata na sumunod sa ina nito. Napabuntong hininga na lang siya. Hi. Okay, fine. Tomorrow. Same time, okay? Sambit niya na lamang dito. Napangiti ang bata bago pabibong tumakbo palabas ng pinto. Maya-maya ay gulat at nagtatakang pumasok ang sekretarya niya sa loob ng opisina. Sa katunayan ay ilang araw na niya itong napapansin na may batang panay pasok sa opisina ng boss. Ngunit dahil hindi naman nagsasalita si Caleb tungkol dito, ay minabuti na lang din niya na manahimik at ipagsawalang bahala ito. Sarah, can you please Miss Luna's place as Mr. Kim's secretary? Wala sa sariling sambit ni Caleb sa kanya. Sandaling natigilan si Sarah bago ito nakabawi. Excuse me, sir? Taas noong tanong niya dito. I will make Miss Luna as my new secretary.
Sambit ito sa kanya at saka tumayo ng mangiti sa labi. Hindi naman alam ni Sarah ang magiging reaksyon niya dito. Ikaw ba naman ay harap-harapan na ipagpalit ng boss mo? Natural ay magtataka at masasaktan ka ng bahagya. Sa kabilang banda naman ay pauwi na sina Luna at Milo, kaya naman masaya silang naglalakad palabas. Mama, naka-2-strike pala ako kanina sa chess. Natalo ko siya ng 2 beses. Naboring na ako kaya umalis na ako. Sambit ng kanyang anak sa kanya. Napangiti naman si Luna. Manghang-mangha talaga siya dito dahil sa galing ng anak. Talaga anak? Ang galing talaga ng anak ko? Sana makita ko rin yung friend mo, no? Sino ba kasi yan para makilala ko rin? Tanong niya dito. Mama, hindi ko nga masasabi kasi hindi niyo po kilala. Isa pa po ay makikilala niyo po siya kapag naabutan niyo siya. Sagot lang nito sa kanya. Napailing na lang tuloy si Luna. Ikaw ah, parang itinatago mo sa akin yung kaibigan mo. Naku, curious tuloy si Mami kung ano bang ginagawa niyo. Biro niya sa anak. Mama, boy po yung kalaro ko. Hindi po girl, depensa niya sa sarili. Mas lalo tuloy natawa si Luna. Ito naman, niluloko lang kita eh. Sambit niya dito at bahagyang ginulo ang buhok. Makalipas ang ilang saglit ay nakalabas na rin sila ng building at dadaan na sana papunta sa terminal nang biglang isang kotse ang huminto sa harap nila. Agad na hinatak ni Luna ang anak sa kanyang tabi. Dito ka anak. Mahinang bulong niya at itinago ang anak sa kaliwa. Nakiramdam siya habang pinapanatiling alerto ang sarili habang nagbababa ito ng salamin. Get in. Napamaang pa si Luna. Sino ka ba ha? Baliw. Malakas na sigaw niya dito at mas binilisan ang paglalakad. Napakunot noon naman ang lalaking yun at sinundan ng babae. I said, get in. Malakas na sigaw niya rito. Utot mo! Mandudukot ka na lang ng bata, nagpapaalam ka pa. Ano ka tanga? Pambabaran niya dito. Mukha namang napiko ng lalaki dahil sa pang-iinsulto ng kausap sa kanya. Tinanggal na niya ang sunglasses at humarap kay Luna. I said, I'm Monster? Sir Caleb? Hindi makapaniwalang tanong niya dito. Yes. Now, come on in. Aya nito sa kanya. Anong ibig sabihin? Maglalakad na lang po kami. Miss Luna, I won't repeat my words. Get in the car. Mautoridad na utos nito na animoy kapag hindi mo sinagot ay magagalit sa'yo. Nagtaas tuloy ang dugo ni Luna dahil dito. Marahil ay isa siyang ina at hindi niya makakaya na sisigaw-sigawan siya ng ganto sa harap ng anak niya. Excuse me, sir. Paumanhin na po pero... We won't take that. I'll be your boss from now on. Natigilan at napahinto si Luna mula nang marinig yun. Ha? Get in the car. I'll tell you about it. Sagot ng lalaki at napatoon ang tingin sa harapan. Hindi na nagsalita pa si Luna at inakyat na ang anak. Nasa backseat na si Milo habang nasa tabi naman ni Luna ang lalaking yun. Buong biyahe silang nanatiling tahimik dahil hinihintay niya ang lalaki na magsalita. What do you mean about that? Tanong niya dito nang hindi na niya napigilan ang sarili na alamin ito. Sarah will be Mr. Kim's secretary. And you'll be mine. Nakangiting sambit nito. Napangiti rin si Milo habang nakatingin sa kanila. Ha? Bakit naman, sir? Why? Don't tell me that you'll reject this. You will work under me directly. This is a good opportunity na din para makapaglaro kami. Hindi ba, Milo? Tanong ni Caleb tsaka napatingin sa likod. Napaiwas naman ang tingin ng bata nang lumingon ang ina. What is he talking about, Milo? Don't tell me, siya yung kalaro mo ng chess every time wala ako. Hindi makapaniwalang tanong niya sa bata. Napaiwas ito ng tingin na animoy walang naririnig. Milo! Saway niya dito ngunit tanging ang mahinang pagtawa ng lalaking katabilang ang narinig. Hayaan mo siya. Nag-e-enjoy din naman ako nakalaro siya. Natatawang sambit ng lalaki. Natingilan naman si Luna. Ito ang unang beses na nakita niyang tumawa ang lalaki. Hindi rin ako papayag na matapos ang laban namin na ako palagi ang natatalo. Masyadong matalino si Milo pero tatalunin ko pa rin siya isang araw. Determinadong dagdag pa ni Caleb. Ble, hindi mo ko matatalo no? Masyadong obvious ang mga galaw mo. Kahit nga po gayahin yung mga teknik ko eh mahahalata ko pa rin. Sambit ng bata na animoy ng aasar.
Sinamaan tuloy ito ng tingin ni Caleb habang nakatingin sa salamin. Mas lalo tuloy napailing na lamang si Luna. Pampihira, sinong mag-aakala na naging close na ang dalawang mokong na to? Sa isip-isip niya, inihatid sila ni Caleb sa tapat ng bahay nito. Mama, maghahanda na po ako ng mga damit pantulog natin. Malakas na sigaw ni Milo at saka tumakbo papasok sa loob. Oo na, magbihis ka na muna anak ha. Sigaw niya dito pabalik. Nang makapasok na ito ay binalik niya ang tingin kay Caleb. Sinamaan niya ito ng tingin habang naka-cross arm pa. Bakit ka ganyan makatingin? Boss mo ko't hinatid pa kita. Hindi ba't dapat inagpapasalamat ka? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Wala na tayo sa opisina, Mr. Caleb. Kakausapin kita ngayon bilang ina ni Milo. Hindi ko akalain na ikaw pala ang kalaro niya. Akala ko ba'y ayaw mo sa kanya dahil pinapaalis mo rin kami noon sa opisina mo? Wika niya rito. Napabuntong hininga tuloy ang lalaki bago nakapamulsa ang magkabilang kamay. Yeah, so? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Anong so? Nanay niya ako. Dapat lang na alam ko ang bawat galaw ng anak ko. Kaya nga naiinis ako dahil hindi ko man lang alam na pumupunta pala si Milo sa office mo para maglaro. Nagawa niya pang magsinungaling sa akin. Bad influence ka talaga. Galit na sigaw niya dito. Napataas ang kamay ni Caleb dahil dito. Wala akong kinalaman dyan. Isa pa ay hindi naman nagsinungaling sa'yo eh. Hindi niya lang talaga sinabi. Kahit na! Galit na Anya. Ay, chill ka lang. Wala naman ang magagawa yung kakadakdak mo eh. Starting tomorrow, you are my secretary. I will make sure to ease your work. Hindi rin kita pahihirapan sa mga gagawin mo. Sambit nito tsaka dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. In return, you will allow Milo and I to play. That's my goal after all. Lalo na ngayon na parang ayaw mo na nakikipaglaro siya sa akin. And for some reason, it feels like you hated me. Am I right, Miss Luna? Tanong nito sa kanya. Nanindigan naman si Luna sa kaharap nito. Nagtatalo ang utak niya kung sasakyan niya bang trip ng amo o bibirahin ito ng bomba. Fine. Mahalaga din sa akin tong trabaho kong to para sa kanya. Kaya sige, hahayaan ko siya kasi parang nag-enjoy din naman siyang palagi kang talunin eh. Asar niya dito. Ang kaninang ngiti ay napalitan ng pagkaasiwa sa mukha dahil sa narinig. I'm telling you, matatalo ko rin ang batang yun. Sambit ito sa kanya bago umalis. Makalipas ang ilang araw ay halos araw-araw na kong maglaro si Caleb at Milo ng chess. Hindi maipagkakaila na nagiging malapit na ang dalawa, lalo pa sa tuwing naglalaro ang mga ito. Para bang sanay na sila sa presensya ng isa't isa. Sir, here's your schedule for today. May mga meeting. Yes, checkmate! Malakas na sigaw ni Caleb dahilan para matigilan si Luna. Pagkapasok na pagkapasok niya palang sa opisina nito ay bumungad na agad sa kanya. Ang lalaki, kalaro ang anak niya. Mukhang gumagaling ka na kuya! Sambit ni Milo habang nakanguso. Napataas naman ang noo at naka-cross arm si Caleb. Akala ko ba palagi na lang ako matatalo? Baka hindi mo alam na ako ang nag-iisang wizard kung pagdating sa chess. Hindi na nito natapos ang pagmamayabang nang mag-move na si Milo ng kanya. Agad na napatawa ng malakas ang bata. Ayun o, kakainin ka ng horse ko kapag di ka gumalaw. Checkmate ka pa! Natatawang sambit ng bata. Sa pagkakataong ito ay si Caleb naman ay napaseryoso ng mukha. Napatingin ito ng diretso sa board at tila ba'y napaisip ng malalim. Hindi siya makapaniwala na magagawa agad ng bata ang ganitong atake sa loob lamang ng ilang segundo. Akala pa naman niya ay pagkakataon na niya para makabawi at matalo sa unang pagkakataon ng bata. Napasapo naman ang kanyang noo si Luna dahil dito. Lumapit siya sa dalawa at malakas na kinalampag ang mesa. Nagulo tuloy ang pieces sa chessboard at inis na napatingin sa kanya si Caleb at Milo. Mama! Luna! Sabay pang napasigaw ang dalawa sa kanya na tinaasan niya ng kilay. Ano? E kaaga-aga naglalaro kayo? Ano walang trabaho? Walang assignment? Sarkastikong tanong niya sa mga ito. Parehong napatikom ang dalawa at napaiwas ng tingin. Si mama naman eh. Titingnan ko nga kung paano niya isolve yun eh. Matatalo ko na sana siya. Nakangusong sambit ni Milo habang tila ba inaagawa ng lollipop. Para namang batang napanguso si Caleb. Mag-work naman ako after nito eh. Kung titingnan ay para silang mag-ama na napagalitan ng ina at asawa.
Ngunit para kay Luna ay pareho silang makulit na mga bata na isip bata. Napabuntong hininga tuloy si Luna at saka inabot ang folder kay Caleb. Here, ito ang schedule mo for tomorrow. At ikaw naman Milo, di ba may assignment ka? Ano? Kailan mo balak gawin yon ha? Tanong niya dito. Pero mama, mabilis lang yun. Basic lang eh. Pangangatwiran ito sa kanya. Tigilan mo ko dyan ha. Kuruting kita dyan sa singit eh. Ang kulit. Sambit nito dito tsaka napatingin sa lalaki. Mukha namang nagulat si Caleb dito at napatakip sa alaga nito sa pantalon. Baliw, hindi naman kita kukurutin no? Inis na sambit nito sa kanya at saka siya napairap. Makalipas ang mga araw ay para bang mag-ama na sina Caleb at Milo. Mahahalata na may mga pagkakataon na silang dalawa lamang ang nagkakaintindihan. Hindi tuloy malaman ni Luna kung ano na ang gagawin sa dalawa. And tomorrow naman, wala ka ng schedule dahil nagpa-move ng appointment si Mr. Lim next week. And since, yes, sa wakas! Masayang sambit ni Caleb dahilan para mapahinto ng pagsasalita si Luna. Nanalo ko! Dagdag pa nito habang nakangiting nakaharap kay Milo. Napasimangot naman ng bata tsaka nag-iwas ng tingin. Sabi ni mama ay marami ka pa daw gagawin eh. Bakit wala ka nang gagawin bukas? Nakasimangot na sambit nito sa lalaki. Napakunot noon naman si Luna. Ano naman yung mga pinag-uusapan niyo? Parang wala ako dito ah. Ano yun Milo? Hindi ko na naman kayo maintindihan, sambit niya sa anak. Mahahalata sa mukha ng anak ang bahagyang pagkabahala. Eh kasi po mama, si Kuya Caleb po. Sabi niya magpustahan daw kami kung may work siya ngayon at appointment. Sabi mo kagabi na marami kang work bukas kaya akala ko po ay ganun din siya. Pero sabi niyo po na wala siyang schedule bukas kaya natalo po ako. Mahabang paliwanag nito. Napailing na lamang si Luna at masamang tinitigan ng lalaki. Nagkunwaring walang alam ang lalaki at bumalik sa upuan nito. Milo, bumalik ka na lang sa opisina ko. Tapos na yung paglalaro mo. Gawin mo na ang mga assignments mo, okay? Sambit ni Luna sa anak. Agad namang sumunod ang bata. Nahalata niya sa boses ng ina ang kaseryosohan nito kaya naman hindi na siya sumagot pa. Matalim naman na tinitigan ni Luna si Caleb. Bakit? Ano pang kailangan mo? May work ako ngayon. Sagot ng lalaki na nagkunwaring may ginagawa sa harap ng table nito. Lumapit ang babae sa kanya dahilan para magulat siya. Ilang sentimetro na lamang maglalapit na ang mukha nilang dalawa. Tinuturuan mo talaga ang anak ko na makipagpustahan ha? Akala ko ba ay maglalaro lang kayo? Seryosong tanong niya dito. Sa halip na sumagot ay napatingin si Caleb sa labi ng babae. Kitang-kita niya kung paano ito gumalaw habang nagsasalita si Luna. Hindi niya tuloy maiwasang mapalunok dahil sa sobrang lapit nila. It's nothing. It's not a big deal after all. Simple ang sagot niya dito tsaka umiwas sa babae. Pakiramdam niya kasi ay nangangati na siya na ilapit pa ng gusto ang sarili sa babae. Kaya naman siya na rin mismo ang umiiwas dito. Maniwala ako sa'yo. Oo, sekretarya mo lang ako pero hindi mo dapat tinatrato ng ganun si Milo. Alam kong malapit na kayo sa isa't isa pero ang turuan siya na makipagpustahan? Wala naman kaming ipinusta. Sagot niya dito. Kahit na! Natahimik si Caleb saka humarap sa babae. Napayuko ito na animoy may masamang loob na dinadamdam sa sarili. Hindi mo ba napapansin? Umalis si Milo nang hindi man lang ako kinakausap o sumagot sa akin. Hindi siya ganun dati, Caleb. Ngayon, napapansin ko na mas napapalapit na siya sa'yo. Kaya medyo lumalayo ang loob niya sa akin. Kaya natatakot ako na baka matuto siya ng kalokohan mula sa'yo. Medyo maemosyonal na sambit niya sa lalaki. Inawakan naman ni Caleb ang magkabila niyang pisngi. Shh! Luna, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi naman lumalayo ang loob ng anak mo sa'yo. At isa pa, hindi naman kalokohan ang mga itinuturo ko sa kanya, no? Bakit ko naman tuturuan si Milo ng ganun? E mahihirapan tayo kapag lumaki na siya. Mabilis na sambit nito. Bahagyang napagaan ang loob ni Luna dahil dito. At katulad ng nakasanayan ay inihatid na sila ni Caleb pa uwi sa bahay nila. Buhat-buhat ni Caleb si Milo sa balikat nito dahil nakatulog na ito sa kotse habang pa uwi sila. Dito mo na lang sa ihiga. Masyado lang siyang napagod kanina kakalaro. At dahil napagalitan ko sa kanina, sambit ni Luna at saka inayos ang una ng anak.
Maingat naman na inihiga ni Caleb sa kama at kinumutan. Saglit pa silang napatiting dito at napangiti. Matalinong bata si Milo. Kaya naman sigurado akong maiintindihan niya rin kung bakit mo siya pinagalitan. Sambit ni Caleb sa kanya. Sinamaan naman siya ng tingin ni Luna. At dahil sa'yo kaya siya napagalitan. Kung may dapat siyang kamuhian, ikaw yun. Ikaw dapat yun. Nanliliit ang mga matang sambit ni Luna sa lalaki. Natawa tuloy si Caleb at bahagyang napakamot sa ulo. Sorry na nga eh. Hindi ko naman sinasadya. Sagot nito. Nabalot na naman sila ng katahimikan pagkatapos nun. Sa nga pala, Luna. Since wala naman akong schedule bukas, pwede bang lumabas naman tayo? May assistant secretary ka naman, diba? Sa kanya mo muna ipasa ang gagawin mo bukas. Sambit ni Caleb. Ha? Bakit naman kasama pa ako? Ikaw na lang ang huwag munang pumasok. Sagot niya dito. No. Ilang beses na akong natalo ni Milo sa chess. Pero kahit isang beses ay hindi ko pa siya nabigyan ng reward. Kaya naman magsa-shopping tayo bukas. Nakangising sambit ni Caleb sa kanya. Shopping? Hindi makapaniwalang tanong niya sa binata. Oo. You, Milo and me. We'll go to the mall for shopping. Sagot nito sa kanya. Pero... Hindi na niya natapos pa ang sasabihin ni Luna nang bigla siyang putuli ni Caleb. Don't worry about the expense. It's on me. Besides, napalapit na rin ako sa anak mo. Kaya maliit na bagay lang to sa akin. Sa huli nga ay wala na rin nagawa pa si Luna kundi ang pumayag na lamang. Mabuti rin ito para mabilhan niya ang anak ng mga damit dahil nakaraang taon pa ata nung huli silang namili na mag-ina. Kinabukasan ay maagang sinundo ni Caleb ang mag-ina. Kuya Caleb! Malakas na bati ni Milo tsaka tumakbo para dito. Napayakap ito sa binti niya habang nakangiti. Ang aga-aga niyo naman po, kuya. Sambit ito sa kanya habang nakangiti. Siyempre naman, nakita na naman kita eh. May makakalaban na naman ako sa chess. Pambubola nito sa anak niya. Napangiwi na lamang tuloy si Luna na makapasok sila ng kotse. Panaylaro na naman kasi ang usapan ng dalawa. Ngunit sa huli ay hinayaan na lamang niya ang mga ito. Lalo pat makikita talaga ang bonding ng dalawa. Wow! Ang ganda naman po dito! Malakas na sigaw ni Milo habang naglalakad sila sa SM North. Dito tayo! Sambit naman ni Caleb tsaka sila inaya papasok sa isang department store. Pili ka na ng damit na gusto mo, Milo. Nilibre kita, okay? Sambit ni Caleb sa kanya. Talaga po, kuya! Gulat ngunit excited na sambit ng bata. Ginulo ni Caleb ang buhok nito at bahagyang natawa. Oo naman, siyempre. Sagot niya dito. Sige na, wait ka namin dito ng mommy mo. Sambit niya dito. Napatakbo tuloy sa bilihan ng mga damit ang bata habang si Luna ay nag-aalalang nakatingin sa anak. Masyado mo namang inispoil yung anak ko. Masasana yan sa'yo eh. Ayos lang na dalawa lang yung bilin mo sa kanya. Mapapamahal ka kapag inayaan mo siyang mamili ng mamili. Sambit ni Luna. Napangiti naman si Caleb at tumapit sa kanya. Ano naman ngayon kung masanay siya? May magagalit ba? Nakangising tanong nito kay Luna. Agad namang napaiwas ng tingin ng babae. Wala naman. Pero paano kung may asawa ka na at nasanay na siya sa ginagawa mo sa kanya? Hindi ba? Napahinto sa pagsasalita si Luna nang biglang ilagay ni Caleb ang daliri sa harap ng mga labi niya. Sino bang nagsabi sa'yo na maghahanap ako ng asawa? Kung available naman yung nasa harapan ko. Medyo may pagkapilyo na tanong nito sa kanya. Saglit na natigilan si Luna, lalo pa at diretso lang itong nakatingin sa kanya. Tumigil ka nga dyan, Sir Caleb. Ano bang sinasabi mo dyan? Natataranta at nauutal na sabi ni Luna at akma na sanang tatalikod upang sundan ng anak. Ngunit bago pa man siya makalayo ay nahawakan na ni Caleb ang kanyang kamay. Seryoso ako, Luna. At first, si Milo lang ang nakaagaw ng pansin sa akin. Nagulat ako dahil natalo niya ako ng ganun lang kadali. Sambit ni Caleb habang nakayuko at nakahawak sa kanyang kamay. Na-enjoy ko ang bawat laro namin. At hindi ko inaasahan na hindi lang pala ako sa anak na papamahal. Kundi sa iyo din, Luna. Simula nang maging sekretarya kita, mas naging open ako. Napansin ko sa sarili ko na mas naging masaya ako kapag kasama kayo. Sambit ni Caleb sa kamatapang na humarap kay Luna. Nagulat na lamang siya na may luha na ang mga mata nito. Tila ba'y konti na lang ay maiiyak ng lalaki. Kitang-kita niyang sinseridad sa mga mata nito. Mahal kita, Luna.
Totoo yun. Pag-amin ito sa kanya. Hindi alam ni Luna ang dapat maramdaman. Ngunit isa lang ang alam niya. Isang bagay ang bumuhay sa kanyang puso dahil sa narinig. Ilang taon na rin nung marinig niya ang katagang to at ngayon ay para bang nabuhay ang damdaming yon sa puso niya. Pero may anak na ako. Hindi ako dapat sa'yo, Caleb. Mas maraming babaeng nababagay sa'yo dyan. Hindi tulad ko na naanakan na ng iba. Tanggi niya sa sinabi nito. Ayaw masakta ni Luna, kaya naman una pa lang ay nais niya nang malaman ang magiging reaksyon ng lalaki tungkol dito. Ngunit nagulat siya nang hindi inaasahan ang naging reaksyon nito. That's why I love you, Luna. Because it's you. You're a single mom. Yet you're so much stronger than me. You're much braver than me. And I love everything about you. Matatawa ka ba kapag sinabi kong nakikita ko ang future ko sa'yo? Minsan ay napapangiti ako sa tuwing kasama kayo. Dahil kayong pamilya na gustong gusto ko. Kayong dalawa ni Milo. Handa akong maging tatay sa anak mo, Luna. Seryosong sambit nito. Unti-unting tumulo ang luha ni Luna dahil sa pagtatapat na yun ng lalaki. Pero, ang kaninang pagkakahawak ni Caleb sa kanyang magkabilang braso ay nailipat nito sa isang mahigpit na yakap. I know you can't decide so soon. But I will wait, Luna. Mahal na mahal kita. Kayo ni Milo. Sambit ni Caleb habang nakapatong ang baba sa ulo ng babae. Nakayakap ito sa kanya habang siya naman ay nakangiti dahil pakiramdam niya ay hindi sila nagkakalayo ng babae ng nararamdaman. Luna? Napatigil sa pagsasalita si Caleb nang biglang narinig nila ang isang boses. Maging si Luna ay natigilan lalo na nang makita ang lalaking nasa harapan nila. Johans? Gulat na tanong ni Luna dito. Napangisi ang lalaki na akala mo ay tuwang-tuwa. Nakaspread ang dalawang braso nito habang akmang yayakap kay Luna. Agad namang napatago si Luna kay Caleb. Nang mapansin ito ni Caleb ay agad siyang humarang sa lalaki upang pigilan ito. Excuse me? What do you think you're going to do with my girl? Matapang na tanong ni Caleb sa lalaking yun. Napahinto ito at napangisi kay Caleb. My girl? Oh, so ikaw na ang bago niya. Nakakainsulto ang tinig nito dahilan para uminit ang ulo ni Caleb. If you have nothing to do with her, please leave. Or else? Pagbabanta ni Caleb sa lalaki. Or else what? Hindi mo ata ako nakikilala, Brad. Sambit ni Johans saka maangas na lumapit kay Caleb para itong nanghahawa ng away sa paraan ng pagsasalita at pagkilos nito. Johans, ano ba? Umalis ka na nga. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Malakas na pagpipigil ni Luna. Nakakaramdam na siya ng takot dahil sa tensyon na namumuo. Nagkatitigan sina Caleb at Johans. Walang gustong magpatalo at umiwas ng tingin. Hindi mo ba alam na ang babaeng kasama mo ay naging girlfriend ko noon? Nakagising tanong ni Johans sa kanya. Napakuyom ng kamao si Caleb. Ngunit pinilit niyang maging kalmado dahil ramdam niya ang kaba ni Luna. Ayaw na niyang madagdagan pa ang takot nito. Wala akong pakialam. Girlfriend ko na siya ngayon. Diretsong sagot niya dito. Natawa ng malakas ang lalaki na animoy isang baliw. Maging ang mga tao sa paligid ay napatingin sa kanya. Ha! Well, let me tell you something! Nakangisi si Johans bago bumulong sa kanya. Baka hindi mo alam na ako ang ama ni Milo. Ang anak niya ngayon. Ako rin ang nakauna kay Luna. Sambit nito. Swabe, pre. Masarap sa kaso, tira ko na yan eh. Sayang. Maghanap ka na lang ng iba. Hindi sa isang maluwag na tulad niya. Hindi nakapagpigil si Caleb dahil dito. Walang yaka! Malakas na sigaw ni Caleb. Caleb! Malakas na sigaw naman ni Luna at naiiyak na. Hindi na nagpigil pa si Caleb at inilabas na ang lahat ng galit na kanina pa niya itinatago. Hindi siya makakapayag na hindi ito babawiin ang mga salitang binitawan nito kanina. Take your words back, asshole! She's not a thing para ganyan mo pagsalitaan! Malakas na sigaw ni Caleb ngunit ang lalaki ay panay lang ang tawa kahit napuno na ng dugo ang mukha. Caleb! Please! Please! Pakiusap ni Luna habang umiiyak na yumayakap sa kanya. Tumulong na rin ang mga tao para awatin si Caleb. Mapapansin ang matinding galit sa mukha ni Caleb dahil dito. Gayunpaman ay agad siyang kumalma na makitang umiiyak si Luna. Luna,
Are you okay? Nasaktan ka ba? Humihikbi naman ito sa kanya habang nakayakap sa kanya. You... Why did you... Hindi na magawang makapagsalita ng maayos ni Luna dahil sa sobrang pag-iyak. I'm sorry, okay? I didn't mean to scare you. Mama? Mama, bakit ka po umiiyak? Nagulat sila nang makita si Milo na nakatingin sa kanya. Nag-aalala itong nakatingin nang ihulog nito ang mga dalang damit na napili nito. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanila nang isang kamay ang biglang humila kay Milo. Huli kang bata ka! Nakangising sambit ni Johans. Milo! Sigaw ni Luna at takma na sanang lalapit dito nang makita ang hawak ni Johans sa bandang liig nito. Walang lalapit, kundi ay isasama ko anak ko sa kamatayan! Malakas na sigaw ni Johans. Mama! Umiiyak na sambit ni Milo. Milo! Johans, ano ba? Huwag mong sasaktan ang anak ko! Malakas na sigaw niya dito. Anak mo o anak natin? Nakangisi itong humarap kay Milo. Matagal ka nang hinahanap ni Daddy, anak. Pero palagi kang itinatago ng mommy mo sa akin. Gusto mo bang sumama sa akin ngayon? Marami akong toys para sa'yo. Nakangising sambit nito sa anak. Gusto ko po kay mama! Mangiyak-iyak na sagot nito sa kanya, dahilan para mas lalong magalit si Johans. Gan ba? Eh di magsama kayo ng nanay mo sa impyerno! Malakas na sigaw nito at akma na sanang isasaksak kay Milo nang marinig nilang malakas na sigaw ng isang pulis. Ibaba mo ang armas mo o babarilin kita, binabalaan kita. Malakas na sigaw nito sa kanya. Mukhang saktong may malapit na pulis ang naka-duty kaya agad itong nakarespondi. Ngunit sadyang walang balak si Johans na huminto, kaya agad na siya nitong pinaputukan sa kamay. Natamaan itong kamay ni Johans kaya napabitiw ito sa armas. Aray! Malakas na sigaw ni Johans habang nakahawak sa kamay. Kinuha naman ang pagkakataong ito ni Milo para tumakbo sa kanyang ina. Mama! Umiiyak na sambit nito tsaka mabilis na yumakap sa ina. Milo! I'm sorry! I'm sorry! Sambit niya dito. Saka agad na niyakap ito ng mahigpit. Ilang sandali lamang ay rumisponde na ang mga pulis at pinusasan si Johans. Agad na ring tumawag si Caleb sa mga tauhan niya para ayusin ang nangyari. Makalipas ang ilang araw. Mama, may tao po sa labas. Sambit ni Milo sa ina. Pakitingnan muna anak, hindi pa ako nanghihilamos oh. Nagko-toothbrush ako. Sagot niya dito. Hindi pa nga masyadong maintindihan ni Milo ang sinasabi nito dahil sa nakapansak pa ang toothbrush sa bibig nito. Mama, may ginagawa po ako dito eh. Sambit ni Milo. Napabuntong hininga na lamang tuloy si Luna at siya na ang bumukas ng pinto. O siya sige, bilisan mo dyan ha. Sambit niya sa anak tsaka dumiretso sa pinto. Pasimple lang siyang sumilip dito. Yes po, sino yon? Tanong niya dito nang bigla ang bumungad ang isang bukay ng bulaklak. Napakunot ang noon niya habang puno pa rin ng bulang bibig niya dahil sa toothbrush. Marahan niyang binuksan ng pinto. Good morning! Nakangiting bungad sa kanya ni Caleb. Nanlaki ang mga mata ni Luna na makita ang boss niya. Sir Caleb? Malakas na sigaw niya matapos tanggalin ang toothbrush sa bibig. Tumalsik tuloy ang mga bula sa lalaki, dahilan para mapapikit ito. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya dito. Pasimpleng pinunasan ni Caleb ang bula sa mukha niya bago humarap sa kanya. Ngunit laking gulat ng lalaki nang makita ang porma nito. Mukhang kakatapos lang nito maligo. Nakasuot ito ng puting sando dahilan para makita ang magandang hubog ng katawan nito. Nakasaikling lang din ito kaya kitang-kita niya ang makinis na kutis nito. Napansin ni Luna ang tingin yun ni Caleb. Kaya niya naalala na kakalabas niya lang pala sa CR noong nag-toothbrush siya. Oh my gosh! Nais na lamang ni Luna na lumubog sa lupa ng mga oras na yon. Hindi na niya kaya pa ang kahihiyan na natamo. Natawa tuloy si Caleb dahil dito. Grabe talagang sexy tari ko. Umagang umagay sinusubukan agad ako ng tukso. Magtigil ka Caleb. Bawal ka tumayo. Masyado pang maaga. Saway niya sa sarili habang nakatingin sa ibaba niya. Napailing na lang siya at natawa sa sarili bago pumasok. Kuya Caleb! Malakas na sigaw ni Milo, saka agad na sumalubong sa kanya. Maingat na inilagay ni Caleb ang bouquet sa mesa, bago napaluhod upang salubungin ang yakap ang bata. Kuya Caleb, nandiligaw ka ba kay mama? Diretsang tanong nito sa kanya.
napabuntong hininga sa dahil dito. Nais pa naman sana siyang unang magsabi nito sa bata, ngunit hindi na nakapagtataka na napansin nito ang bouquet na hawak niya. Oo, kaya simula ngayon, hindi na Kuya Caleb ang tawag mo sa akin, okay? Sambit niya dito. Monster Daddy na po! Nakangiting sagot nito sa kanya. Monster Daddy? Bakit naman? Takang tanong niya dito. Yung po kasi ang tawag ni Mama sa inyo dati sa sobrang sungit niyo eh. Tatawa ng malakas si Caleb. Sige, pero gusto ko kapag tinatawag mo akong daddy. Nakangising sambit niya sa bata. Anong daddy ka dyan? Ni hindi pa nga tayo no, gusto mo na agad maging ama ng anak ko? Nakataas ang kilay na tanong ni Luna sa kanya. Napatayo naman si Caleb na makitang nakabihis na ito. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya dahil sa nangyari kanina. Ano naman? Eh doon din naman tayo papunta, diba babe? Malambing na bulong niya kay Luna, saka inabot ang buke. Babe ka dyan? Ewan ko sa'yo. Sambit ni Luna at saka inabot ang bulaklak. Bakit? Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Honey buns? Ang corny. Sweetie. I hate sweets. Eh di honey or hon. Ayoko, ang pangit. Eh di wifey na lang. Saglit na natigilan si Luna, tsaka napakagat labi. Hindi ito sumagot sa kanya at naglakad na palayo. Milo, ayusin mo na ang gamit mo. Mamaya ka na ulit mag-study. Kakain muna tayo. Utos dito sa anak tsaka nagtungo sa kusina. Napangiti naman si Caleb dahil dito. Ayaw ng babe. Wifey pala ang gusto ah. Natatawang sambit nito sa sarili. Masaya silang kumain nang magkasama. Mabuti na lang ay nagdala na rin ng pagkain si Caleb. Kaya naman hindi na rin nila kinailangan pang magluto. Napuno naman ang kansaw si Caleb sa kanya habang si Milo naman ay nagpaparinig din sa mama niya na gusto nito ng bagong daddy. Sir Caleb, what do you mean? Hindi na natapos ni Luna ang sasabihin ng maisandal siya ng lalaki sa likod ng pinto pagkapasok na pagkapasok nila ng opisina nito. Walang sali-salita ay sinakop nitong labi niya. Napahawak na lamang siya sa dibdib nito at kinuha ng lalaki ang hawak niyang folder. Tila ba'y nauuhaw si Caleb na hinahawakan ng dalawang kamay niya at inilagay sa ulohan ni Luna. What? Baka ba'y pumasok, Caleb? Mahinang bulong ni Luna sa kanya. Don't worry, I'll be quick. Husky ang boses nito na muling bumalik sa halik sa kanya. Wala nang nagawa pa si Luna nang muli na naman itong humalik sa kanya. Dalawang buwan na ang nakalipas nang sagutin siya ni Luna at walang araw na hindi ito nagsasawang halikan ng babae. Kissed addict ang lalaki. Ngunit para lang sa labi ni Luna ang matatamis nitong halik. Daddy! Malakas na sigaw ni Milo nang matanaw sila sa labas ng gate ng school nito. Agad na niyakap ni Caleb ang bata nang makitang tila ba'y naiiyak ito. Milo, why? Is there something wrong? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong niya dito. Busy pa kasi si Luna sa opisina nito kaya naman siya na muna ang nagsundo kay Milo. Daddy! Yung mga classmate ko po! Umiiyak na sambit ng bata. Yung mga classmate ko po, sabi nila ay baliw daw po si Papa. Inaasar po nila akong anak ng baliw. Pinaliwanag ko na naman na sa kanila. Pero hindi sila naniniwala sa akin. Sambit ni Milo dito habang nakayakap sa kanya. Shh! I'm your dad, Milo. Hayaan mo sila dahil wala silang magawa sa buhay nila. Huwag kang mag-alala. Si Daddy na ang bahala, okay? Pagpapatahan niya dito. Kinabukasan nun ay nagulat na lamang si Milo nang mabalitaan na nawala na ang mga batang nangangaway sa kanya. Karamihan sa mga batang ito ay lumipat ng school at ibang lugar. Napangiti naman si Caleb. Ngayon ay mas nakahinga na siya ng malalim. At least, sigurado siya na wala ng mga away sa anak nila. Caleb! Malakas na bumukas ang pinto ng opisina niya at iniluwa nito si Luna. Luna, bakit? Takang tanong ni Caleb sa kanya. What's the meaning of this? Inis na tanong niya sa lalaki. Napakunot noo si Caleb na makita ang envelope na binigay nito. Bakit? Anong problema dito? Takang tanong niya dito. Bakit nag-aasikaso ka ng ganito nang hindi ko alam? Gulat na tanong ni Luna sa kanya. Tumayo si Caleb at nilapitan si Luna. Bakit? I want to do this as early as now, Luna. My property is also your property. Sambit nito sa kanya. Pero hindi pa tayo kasal, Caleb. Bakit ipapangalan mo sa akin ang ilang properties mo? Gaano ka ba kasigurado na ako na ang papakasalan mo?
Tanong niya dito. Hinaplos ni Caleb ang pisngi niya. I love you, Luna. At sapat na yun para ibigay ko ang lahat ng meron ako sa inyo ng anak mo. Nakangiting sambit niya dito. Dahan-dahang lumapit si Caleb para halikan nito nang biglang bumukas ang pinto. Sus, Mariusep! Sambit ng ina ni Caleb na kakapasok lang. Nakaramdam tuloy ng hiya si Luna dahil dito. Pangalawang beses na niya itong nakita, ngunit ganoon pa rin ang ngiti nito sa kanya. Medyo nagulat lang ito na makitang naghahalikan sila, ngunit kapansin-pansin pa rin ang tuwa sa mga mata nito. Makalipas ang ilang buwan ay kasalan agad ang naganap dahil sa isang big surprise ni Caleb. Ni hindi na nagawa pang makapag-isip ni Luna dahil nang mag-propose si Caleb ay dumiretso sila sa isang private island at doon ay kaagad silang ikinasal. Napaluha tuloy siya habang naglalakad papunta sa harap ng pari. Paano mo nagawa lahat ng to, Caleb? Kaka-propose mo lang sa akin kanina pero ngayon, kasal na tayo. Hindi makapaniwala ang sambit ni Luna sa kanya. Oo naman. Malakas din naman ang kutob ko na oo ang sagot mo sa proposals ko. Nakangiting sagot nito. Pero paano ka nakakasigurado? Tanong niya dito. Siyempre, may tiwala ako sa iyo, wifey. Nakangiting sagot nito tsaka kinurot ang tungki ng ilong nito. Natawa na lamang silang dalawa, saka nag-toast ng kanilang wine glass. Makikita sa paligid na nagkakatuwaan at kasiyahan na ang lahat ng mga dumalo sa kanilang reception. I love you, wifey. Nakangiting sambit ni Caleb saka nagnakaw ng halik sa asawa. Ikaw talaga? Excited na ako para mamaya, wifey. Gigil na ako, bulong nito sa kanya. Ikaw ah, kaya mo ata minabadali itong kasal natin eh. Natawa si Caleb sa kanya. Hindi ko ito minadali, no? 3 months ko itong pinaghandaan simula nung sinagot mo ko. Nakangiting sagot niya dito. Napayakap sila sa isa't isa nang biglang sumingot si Milo sa gitna. Ako rin, mama. Papa, sama ako. Sambit ni Milo tsaka yumakap sa pagitan nila. Isang kumpletong pamilya. Isang masayang pagsasama. At isang tapat at magiliw na pagmamahal sa isa't isa. Simple, ngunit sapat na para malaman ang tunay na kahulugan ng isang pamilya. Wakas. Maraming maraming salamat po muli sa ating mga sugid na tagapakinig. Kaya binabati ko po ngayon si Ma'am Rachel Cuadra from Kuwait, Charlene from Rosario, Cavite, Marife Buhay from Taft, Easter, Samar, Karen Perez from Cagayan, Negros Occidental, Melody Mapalo from Abu Dhabi, UAE, Simpleng Vlog from Qatar, Nene Badith Saliba from Kuwait at Grace Fugan from Saudi Arabia. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.